Inaresto sa Makati ang teleguri ang French Spider-Man kasunod ng kanyang pag-akyat sa isang gusali. Ang ginawa niya ito, may kaugnayan daw sa isyu ng West Philippine Sea. Saksi si Rafi Tima. Anong pagkakapareho ng Burj Khalifa ng Dubai UAE? Petronas Tower sa Kuala Lumpur, Malaysia? At Eiffel Tower sa Paris, France? Bukod sa kabilang ang mga yan, sa pinakamatatayog na estruktura sa mundo. Lahat ng yan inakyat ng tinugurang French Spider-Man na si Alan Robert. Sa kabila ng mga tinamang injury sa paglipas ng mga taon at mga insidente ng pagkakaaresto dahil sa kanyang daredevil climbs, tuloy ang pag-akyat ng French Spider-Man sa edad na 61. At kanina, ang kanyang inakyat, narito lang sa Makati. Ang GT International Towers na ikasampung pinakamataas na gusali sa bansa. Walang safety equipment maliban sa climbing chalk. Maingat niyang inakyat ang mahigit 40 palapag na gusali na huli niyang inakyat noong 2019. Wala na rin nagawa ang mga security ng gusali kundi i-monitor ang dahan-dahang pag-akyat ni Robert sa labas ng gusali. Naglatag ng safety mat ang Makati Rescue. Ayon sa Makati Police, pasado alas 8 ng umaga pa sinimula ng pag-akyat pero mag-aalas 10 na raw nang may tumawag sa kanila para i-report ang insidente. Bawal ang mga ganitong aktibidad dahil mapanganib sa gumagawa at sa publiko. Na-alarma lahat yung mga sasakyan. Stop na lang para titingnan. Kaya na-aresto po siya. Yung police po natin will be filing a case of alarm and scandal. Last time I got an amazing experience in Philippines when I got arrested in 2019. And this time I've been treated like a dog. I am 48 kg. I am a totally harmless person. Why are you treating me like the worst criminal ever? That just doesn't make sense. Ang ginawa daw niyang pag-akyat sa gusali sa Pilipinas, pagsuporta raw niya sa bansa sa isyu ng West Philippine Sea. I did it to support the Philippines but it looks like the Philippines didn't support me much. Dahil sa karanasan, hindi na rumuling aakyat si Robert sa Pilipinas. Paparitiro na rin daw siya pero posibleng may gawin siyang sorpresa bago ang 2024 Paris Olympics. Itinanggi naman ng Makati Police na minaltrato nila si Robert. Hindi raw nila bibigyan ito ng special treatment dahil malinaw na may nilabag siyang batas sa bansa. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyong saksi. Gumagasa ang maputik na tubig sa isang ilog sa La Paz, Bolivia. Bunsod ng malalakas na pag-ulan, natangay pa ang malalaking equipment. Isang residente ang natagpo ang patay. Sa California, sa Amerika, nakuhanan ng video ang matinding blizzard o pagbagyo ng niyebe. Sumama ito sa ilang bayan malapit sa California-Nevada border. At home na raw si Herlene Budol sa pagpirma niya bilang bagong miyembro ng Sparkle Family. Nagumapaw na confidence naman ang pinamalas ng Sparkle 10 sa kanilang pagrampa. Saksi si Katati Bayan. Beautiful and confident na rumampa on stage ang tinaguriang Sparkle 10. Sina Faith Da Silva, Ashley Ortega, El Villanueva, Lexi Gonzalez, Shuvi Etrata, Angel Guardian, Lizelle Lopez, Lian Valentin, at Rabia Mateo. I want to be sexy but at the same time people will know that I'm smart. It's not just physical but also people can see na I'm empowered with my craft. Hindi naman nakadalo sa media ko ng kanilang Sparkle 10 sister na si Kate Valdez. Full support ang GMA executives sa pangunguna ni Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez at Senior Vice President for Corporate Strategic Planning and Business Development and Concurrent Chief Risk Officer and Head Program Support Reggie Bautista. They're all smart, very intelligent ladies, very talented. They each have their own personalities. And bagay nga na na-launch natin to ngayon kasi March is Women's Month, Women Empowerment. And nakita natin na these are strong women. They have goals, they have dreams, and they're on their way to achieve them. Fierce man on cam ang girls. Solid friendship at kakulitan naman sila off cam. At sakaling magka-project together ang Sparkle 10, saya siguro makita na alam, comedy drama, 'di ba? Kasi ang gugulo namin, tapos lahat kami umaarte. Feeling ko maganda 'yon, tapos nasa island kami lahat. Officially part of the Sparkle family na ang Black Rider star na si Herlene Budol. At sa pagpirma ng bagong kontrata, kamusta kaya siya? Feeling ko po safe na po ako kasi may bahay na po ako talaga na feeling ko dumami po yung magulang ko. Tsaka syempre as
anak ba ng GMA, mas pag-iigihan ko pa ho. Nanguna sa contract signing si Attorney Annette Gozon Valdez at Sparkle Vice President Joy Romina Marcelo. Nakakatuwa siya panoorin eh. Parang enjoy na enjoy ako pag nakikita ko siya sa mga soap opera, pag nakikita ko siya nag-host. So, talagang refreshing siya in a way sa paningin ko and sa paningin ng mga viewers. So, I'm sure malayong malayo pa yung mararating ni Harleen. Sa ngayon, mapapanood si Harleen bilang si Pretty sa Black Rider. Kwento pa ni Harleen, sumalang na rin siya sa isang acting workshop para mas lalo pang ma-enhance ang kanyang skills as an actress. Para sa GMA Integrated News, Katatibayan ang inyong saksi. Salamat Igan sa inyong pagsaksi. Ako naman Arnold Glavio. Ako po si PR Canghel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi! Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.